Hi guys, welcome to my channel. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe and hit the like button. So, Thank ngayon you. po, i-review po natin to yung MoCute 058 PUBG. So, ito po yung accessory, ito po yung box niya. Na medyo ilang days na po to sa akin. So, nagamit ko na po to. Bigay po to sa akin ng kaibigan ko nung nag-birthday po ako. I'm not sure kung how much yung price nito. You can check it out online sa Lazada or sa Shopee. Okay? So, let's get started. Ito po. This is the box. And this is yung equipment. Accessory. Face down po siya. Ito po yung device. So, medyo matagal na po to sa akin. Ilang days na rin po to. So, binilan ko po siya ng thumb grip kasi medyo po nababasa yung daliri ko, so nadudulas po siya. So ito po yung purpose ng thumb grip. Nakuha ko po to sa Data Blitz, nasa 20 or 30 pesos ng yata, 50 pesos bili ko nito. So yan po siya. Okay, ito po yung buttons niya, left right buttons. Sini-stretch po siya para malagay yung phone. May buttons din po siya sa taas. Dalawa po dito. So, may isa dito sa kabila. Okay. So, ito po yung device. So, ito din po yung manual niya. May dalawa po siyang manual. Ito po yung isa. Is yung English version ng manual. As you can see, lahat pong nakasulat dito ay English. Nandito po yung instructions niya, manual po niya, yung mga button arrangements po niya, paano po siya yan. So let's move on. Ito po yung kasama sa device is yung USB cable niya. Ginagamit po to for charging. Ito na po yung cable. In fairness, mahaba po siya. Ito yung para sa charger. Ito yung para sa device. Ayan. Okay, so yan siya. Ganyan po yung itsura niya pag nakasalpak. Ito yung other end. Sasalpak mo po ito sa charger. Charger ng cellphone, pwede na din. Nag-charge po siya. Okay. Tagay natin ito. Saka ito po yung isang kasama niya. Yung parang rubber sticker. Yan po. Ito po yung rubber. Kabila po, tatanggalin mo po to yung sticker para idikit po dito sa accessory. Ang purpose po nito is para maging stable po yung phone nyo sa device para hindi siya maging wobbly. Okay. So, let's get started. Try natin po to i-connect sa device muna. Okay. Ito po yung power button niya. So, press nyo lang po. Ayan. As you can see, ilaw-ilaw po siya. That indicates na nagre-ready na po siya. On siya. Kung papatayin nyo po yung device, all you need to do is ilong press po siya. Ayan. Long press. Ilang seconds. Ayun. Mamatay na po siya. Ganun po mag-turn on and turn off ng equipment na to. Okay, so gamitin po natin. Turn on po na siya natin ulit. Ayan po. Naka-on na po. So, ito po yung device natin, yung phone na gagamitin. This is the Realme 5 Pro. So, it's an 8GB, 128GB variant ng Realme 5 Pro. Ayan po. Okay. So, unang-una is check po natin yung device kung madedetect po. Okay. Okay po. Ito po. Iko-connect po natin siya. Yung pangalan po ng device is MoCute 58 PUBG. Yan po. Connected na po siya sa device. Pasensya na po. Medyo blurry. Hindi na focus. Yan. Focus natin. Yan. MoCute 58 PUBG. Is connected na po siya.
Yan po. Gamit ko na po ito before. Wala namang problema po sa pagkoconnect. Ayan po. I-try natin siya ilagay. So, make sure po na yung camera ng phone nyo is hindi po natatama dito. Dapat po secure po siya. Secure nyo po siya sa taas na hindi po siya magagasgas. Kasi sayang naman po yung camera nyo. Okay. So, ito po. Nalagay po natin siya dito. Ganyan po maglagay. Lagay nyo po muna dyan. Slip mo nyo na sa kabilang side. Pull nyo po dito sa right side. Tapos slip nyo lang. Okay? Yan po. So, ngayon po, yan po siya. Medyo wobbly po siya kasi wala pong case yung phone ko. Pero pag may case po kayo, secure naman po siya. So, ito po yung gagawin nyo pag hindi secure yung phone dito sa accessory na to. Tanggalin ko muna to. Pag tatanggalin mo naman to, ilayin nyo lang po dito sa side. Angat nyo po. Tapos, balik nyo lang. Yan po. Okay? So, since hindi secure yung phone nyo dito sa gamepad na to, dito po papasok yung dalawang sticker na to. Ito po. Ito yung isa. Ito yung dalawa. Okay? So, tanggalin po muna natin to, yung sticker. Yan po. Natanggal na po siya. So, dito po siya nilalagay. Yan po. Dito sa dulo. Yan. Okay. Yan po yung isa. Lagay po dyan. Okay. Ito na po yung isang side. So, didikit po natin yan dito. Isang side. Yan po. Yung purpose na naman po yan is i-secure yung phone. So, okay na po. So, slide po natin po ulit yung phone. Yan po. Medyo skip na po siya. Slide po natin dito sa taas. Okay. Yan na po. So, ito po yung itsura ng phone pag nakakabit na. So, yan po. Power button ko. Volume button. Okay. Responsive po siya. As you can see. Alaman nyo po siya pag nakakonect na po yung equipment sa device. Kasi pag pinindot mo, yan, ilaw po siya. So, it means connected po yung equipment. So, unlock ko muna yung phone. So, wait lang. So, ito try po natin yung game na PUBG. So, since yung phone na to is, or yung equipment na to daw ay sabi is designed for PUBG, ito try po natin siya. Okay? So, ito po. Buksan po natin yung game. Okay. Ito, PUBG. Okay, ayan po. Loading po siya. Very good po. Okay. Kagandahan lang po ito sa device na to is may controller po siya sa analog at yung sa kabilang side po pwede nyo gamitin yung screen. So, yun po. Try po natin siya sa practice kung gana po siya. Training. Ito na po yung game. And see, training po tayo. At hindi po siya gumagana. So, yung device daw is for PUBG, pero nung tinay na natin, ayaw gumana. Ayan o. Nakita ko po sa ibang reviews kung paano paganayin to. I think gumagana po to yung device na to sa China na version ng PUBG. But sa yung official version ng PUBG po na for Android store, sa Play Store, hindi po siya gumagana. Yan po.
So, ano pa yung purpose ng controller na to kung hindi siya gagana dito sa PUBG? Po natin. Actually, na-try ko po to sa Mobile Legends. So, ito po siya. Launch natin yung game. Okay, as you can see, ayan po. Sa Mobile Legends po tayo. Try natin yung practice. Custom din po tayo. Labanan natin yung computer. Gawa tayo ng room. Okay. Start po tayo. Ayan po, nakita nyo po yung message na nakadetect po yung Bluetooth. Na nakadetect yung game ng Bluetooth device. So, baka daw may signal or may problems. So, yan nyo lang yan. Click nyo lang yung okay. Okay, pili tayo ng hero. Kahit ano lang dyan, titest lang po natin. Yan po. Okay. Start na po natin. Okay, start natin. Okay, wait lang po tayo. Peace mode lang naman po to. Magbiblink po yan yung sa baba, indicated na magana po siya. Ayan po. So, eto na po yung game. As you can see, responsive po siya. So, hindi lang po siya built sa PUBG, pero sa Mobile Legends, magana po siya. Smooth na smooth po siya. Ayan po. Yung analog. Yung advantage po dito sa pag gumagamit po kayo ng controller sa Mobile Legends game, mas malawak po yung screen na makita nyo. As you can see, malawak po. Walang po may nakatakip na daliri po dyan sa screen. So advantage po yan. Mas malawak po yung view nyo sa field. Yan. Maganda po yan. Katulad ng sabi ko, combination po siya ng analog button tapos ng screen button. So, pwede nyo po siyang ma-take advantage. Ayan po. So far, so good. Wala pong problema sa controls. Swabe po siya. Okay po. So far, so good po. Wala pong may nakitang issue, delays, or anything. Swabe po siya. So, as far as a gamer po, kung gusto nyo po yung feel na parang console game yung paglalaro nyo sa game, or for example dito sa Mobile Legends, mas maganda po yung controller na to. Kasi yung ibang versions po ng controller na to is may buttons dito sa right side. At na-try ko na din po yun, hindi po gumagana. So, ito po, mas okay po to. Kasi parang console type po siya. May button ka dito para na hindi maharang sa screen. Makita mo lahat. So, dito po sa right side is yung buttons for pag-aatake mo. So, okay lang po yan kahit na natatakpan nyo po yan. So far so good. So, yan po yung na-review ko sa controller na to. I hope you like this review and give it a thumbs up. Okay? So, sa susunod po, abang-abang po kayo. Magre-review po ulit ako ng ibang game sa Realme 5 Pro. Kung ano pong gumagana, kung ano pong best na game na gumagana sa phone na to. Gamit din po yung controller na to. Or kung meron pa kasi ibang game na hindi compatible din sa controller. So, depende din po. So, just watch out for my next review. And I'll see you guys next time. Okay? Thank you for watching. And enjoy, okay? Playing the game. Bye!